You know what, guys? Seeing that video, bumalik yung trauma ko na ginawa din sa akin nung bata ako. Ginawa din kasi sa akin niya nung bandang grade 3 ako. I think 9 years old lang ako that time. So, ang ginawa naman sa amin, yes, hindi lang ako mag-isa nun. Parang tatlo kami or apat kami magpipinsan na kinulong sa kwarto. So, anong nangyari nga, masaya kami naglalaro sa kwarto nun. And then, iniwan kami ng tito ko doon sa kwarto. At bago siya lumabas ng kwarto, pinlay niya yung nakakatakot na kanta na mami. In a very, very high volume. Siyempre, bata na tako. Paparinig ko sa inyo yung kanta na yun. Na until now, pag naririnig ko to, umabalik pa rin sa akin yung trauma. Putek na yun, nakakatakot yung picture pa lang. Ay, paparinig ko. Diba? Nakakatakot, tas yung picture nakakatakot. Ayoko na. Ayan. Nakakilabot talaga, sobra until now. So, isashare ko sa inyo yung naging effect sa akin nun. Dahil sa kanta na yan, simula nung ginawa sa amin yun, binabangungot ako. And sa mga nanonood ng story time ko, yung kwento ko tungkol sa bahay namin sa Alabang, nung may nakita akong white lady. By the way, itong accident na nangyari na to, yung kinulong kami sa kwarto, eh doon yun sa bahay ng lola ko sa Pasay. So, simula nga nung nangyari yan, yung nakita kong white lady dati sa bahay namin sa Alabang, lagi niya akong inahabol sa panaginip. Doon ha, sa bahay ng lola ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kasi nung time na yun, nung bata ko, syempre, yun yung pinaka nakakatakot na experience ko na nakakita ko ng white lady na kaupo sa taas ng double deck namin. Palagi niya akong inahabol sa panaginip ko at lagi ko naririnig yung kanta na yan. And then one time, inopen up ko talaga sa tito ko na hindi na nawawala sa isip ko, sa sistema ko yung kanta na yan, pati yung napapanaginipan ko nakakatakot. To the point na napakabilis kong umiyak kapag tinatakot ako na hala, andyan si Casper. Kahit until now, hindi ko alam anong itsura ng Casper na yan. Talaga naging trauma siya sa akin. And simula nga nung nangyari na yan, talagang natuto rin akong mag-pray every night. And at the same time, doon mas naging aware ako sa mga multo or yung mga bagay na hindi natin nakikita. In short, at a very young age, natatak na sa isip ko na parang kasama na sa paglaki ko yung mga makikita ko na hindi naman dapat nakikita. Kaya ang dami kong kwento sa inyo na nakakatakot, marami akong experience na nakakatakot. Doon lahat nag-umpisa dahil sa ginawa sa akin na ganyan, na kinulong ako sa kwarto. Kumbaga, meron na nga ang accident doon sa bahay namin sa Alabang na nakakita ko ng white lady and then na-trigger pa yung takot at trauma ko nung ginawa sa akin yung pagkulong na yan sa kwarto. Tama si Miss Nana, tama ba Nana pangalan niya, nakalimutan ko. Hindi magandang gawin yan. Actually kami kay Stella, hindi namin ginagawa yung kukulong namin siya sa kwarto. Nakikita nyo, oo, pinapaiyak ko noon na may baby na ako nung time na hindi pa niya tanggap or hindi pa siya open na magkaroon ako ng anak dahil nga gusto niya siya yung parang baby ko. Pero yung ganyang gagawin namin na ikukulong siya, tatakutin, wag, kasi talagang ang laki na magiging effect niyan hanggang sa makalakihan niya yan. Tignan nyo naman ako, 21 na ako, may anak na rin ako, pero pag naririnig ko yun, pag nakikita ko yung picture na yun sa YouTube, bumabalik talaga yung nginig sa katawan ko, yung kilabot. Tignan nyo ngayong pwesto ko, oh. Hawak-hawak ko yung tuhod ko, kinikilabutan pa rin ako.